Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. So, for today's vlog, gagawa tayo ng mini bypass digester. So, ito yung mga materials na gagamitin natin and start na natin. So yun guys, so nadikita na natin. So ginamit ko pala dito guys is yung glue gun, yung stick glue. So yung epoxy, hindi pala siya dumidikit dito sa mismong galon. Madali siya matanggal. So mas maganda yung stick glue. So yun. Okay guys, so finish na yung product natin. So ang ginagawa natin ngayon is nililigtas natin siya. Kasi dapat make sure na walang leak dun sa pagitan ng pinagkabitan ng PVC para hindi mag-escape yung gas natin. So ang ginawa ko guys is nilagyan ko siya ng hangin sa loob. So binumbahan ko muna siya dito. Gusto sa may pito ng gulong. Yan. Hindi ko muna tinanggal yung sa may pito. So kung mapapansin nyo, tumas yung tubig dito kasi nilagyan ko siya ng hangin sa loob. And then ililigtas natin siya kung bubula. So kita nyo naman guys, so walang bumula. Ibig sabihin naman is wala na siyang leak. Then pag inupin natin to is bababa na yung tubig yan, sisingaw na rin yan. So start na natin siyang lagyan ng mga waste product. So yung mga pwedeng ilagay dito guys, yung tae ng baka, mga ganun, tae ng baboy or yung mga kitchen waste natin para ma-digest nito at magpo-produce siya ng methane gas. So yun guys, umpisa na nating lagyan ng ipot ng baka itong digester natin. So yun, gumawa na tayo ng ipot ng baka. Ang gagawin lang natin ngayon ay lalagyan lang natin siya ng tubig, tsaka natin i-mix, tsaka natin ibubuhos dito. Mga hanggang kalahati lang siguro yung pagbuhos natin. So yun. So yun guys, sinaraan ko muna yung lalabasan ng mismong gas para hindi mag-escape yung mga gas na mamumuo dito sa loob. So hintayin lang natin to guys ng within 7 days bago natin i-test. So yun.